For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Great, Panginoon, salamat sa inyong mga salita again. Lumalap din natalos pa kayo ng isang sermon, Panginoon. Maging pagpapala pa rin, Panginoon, itong lumang outline na nabisto ko sa main. Dahil din, dito rin po, Lord, sa early days namin, I pray na ito mga muna. Ito magpala, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako na po. Good morning po sa lahat. Title po nito is, How Close Can We Get to God? Tinapin siya po sa main. And then last December pa po ah. Ito, August 26, 2018 pa po. So, ang ilang linggo pa lang namin ito. Pangalawa. Yan, ganyan. Okay. So, kasi po, yung mga panahon na yun, talagang hirap na hirap din ako. So, sanay naman ako, pero matagal. Nagawa ng ano, sermon, isanay na lang ako, tagalan. Okay? So, para alam din yung iba, tsaka hinanap ko, wala, hindi naka-record. So, anong ma-record din. Again, ang title po nito, How Close Can We Get to God sa Tagalog? Gaano kalapit tayong maaaring lumapit sa Diyos? Okay? Alam, lapit yun. Ibig sabihin, sinong malapit sa Diyos? Dito. Dito kayo. Layo mo sa akin. Dito. Kasi tayong malapit sa Diyos. Maantindi yan, di ba? At yun ang dapat talaga. Dito kayo sa unahan. Para makapokus siya ng pag-inito. Oo. Sinabing close proximity to where to we are. Proximity we are going to study. Sorry. Pag sinabi lang close proximity, ibig sabihin, malapit. Okay? So, spiritually, pag sinabing malapit sa Diyos, ano yung sabihin nun? Alam niyo na, madalas kausap, alam mo, iniisip niya, hindi man lahat, kasi wala namang ganun. Pero alam mo yung gusto niya. At yung iba, na kung para naman sa iba na hindi masyadong kilala ang Diyos, siyempre, alam ba nung soul winning tayo, may mga binibitawang sila, palagay nila kilala niya ang Diyos, pero hindi. Man, kahapon, ganun. Talagang, madalas yun, ako, ligtas na ako eh. Hindi, iba yung gusto mong maligtas, iba yung ligtas kategorado. Kaya kailangan mong ganun yun. Diba? Kasi hindi nila alam yung religion nila, finid sa kanila yung bagay na sinungalingan pala. So, pero ngayon, ang pag-usapan natin tayo, mga ligtas, mga anak ba ng Diyos, ang tanong ko ngayon, sa atin ngayon, gaano tayo, kasi obviously gusto natin maging malapit sa Diyos. Ang tanong, hanggang saan na gusto natin ba at paano? Amen? Amen. Kasi kung naalala niyo yung kwento kay Moses, yung nilagdebende si Miriam at Aaron, at kaya si Cora, di ba? Ganun din eh. Sabi niya, eh lahat naman, mga banal naman yung tao lahat eh. Si ano naman, yung dalawa, ang kapatid, sabi, kinakausap din naman tayo ng Diyos eh. Pero nung sinabi nila yun, pinalam ng Diyos sa kanila na, oo, okay, nakausap ko kayo. Pero si Moses, hindi basta-basta. Kasi tayo pag-uusap ako sa kanya, mukha sa mukha. So pwede ba yung kumpara kamalang closeness ni Aaron kay Moses? So yun ang gusto nating malaman dito. At I hope, ganun tayo. Yung iba sa inyo, ay hindi ito napansin ko, minsan contento na kayo sa nag-a-attend. Diba? Kaya kanina, chinalenge ko na naman kayo mag-soul winning. Kaya yung nag-a-attend na, I'm sure, natututo na kayo ng ibang bagay. In general, maging mabuting anak ng Diyos, yun na yun eh. Pero minsan, yung iba humihinto na doon. Yung iba, binibilang yung ano sa church. Okay, nandito nyo ba? Sabihin, ako pang ano lang ako, kahit sa amin doon, kahit saan, ganun yan daw. So ako, Sunday morning lang, yan, parang ano lang ako. Yan ang quota ko. Diba? Yung iba naman, Sunday afternoon lang, dati kami ng Catholic kami, ganun kami. Kasi, convenient, diba? Obviously, di pa kami safe na. Pero, iba naman, Thursday lang, kasi Sunday ko na, pasok ko naman yan, or pahinga ko na yan. So, tinatalingan natin. Ililimitahan, I mean. So, obviously, ang gusto natin mangyari dito ay maging malapit sa Diyos spiritually. Hanggang maaari, alam natin yung kanyang mga kalooban, of course.
plano niya sa ating buhay in the long term. Okay? Especially mga bata, alam ko, basta kalobo ng Diyos sa akin, mag-church. Tama naman yun. Pero yung long term, 10 years from now, 15 years from now, 25 years from now, anong gusto ng Diyos na gawin mo at katayuan mo sa Kanya? So yun yun. Gusto natin maging malapit sa Diyos kasi kumbaga, the more na malapit ka sa Diyos, the more na natitiyan mo siya, ikilala mo siya, magawa mo yung kalooban niya. Okay? Kaya tingnan mo natin dito yung ating sabi dyan, nakinabi sa atin last time, di ba? Sabi dyan, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. So, tinitingnan daw natin yung mga bagay na hindi nakikita. Parang, pastor, kontradikan. Hindi. Yan nga yung mga spiritual. Kasi sabihin, nakafocus ka doon. For example, ay, yan, misa, nakikita ko yung basa yun, salamat, naglilingkod. Pero nakikita ko parang ano naman. Siguro, naramdaman nyo rin yung hirap ba? Kaya minsan, nag-scale back. At isa sa mga konsiderasyon nyo dyan, kasi nga, Sabado na pahinga ko na. Yung pera ko sana na pinita ko na gagamitin ko sa ibang bagay, personal, hindi na masama, minsan gagamitin ko pa sa ministry. So, minsan yun yung mga bagay na pwede tayo manghina. Okay? Pero kaya dapat, ito yung gagawin daw natin, nakatingin daw tayo dapat sa mga bagay na hindi nakikita. Kung sabi nila iba, hindi nila maintindihan pag sinabi mo, nasa ka na Sabado? Nasabihin mo, nasa ano ako eh, nasa winning ako. Ano? Sa kanila, wala yun. Foreign sa kanila yun. Pero ikaw, kasi nakatingin ka sa mga bagay na hindi nila nakikita, of course, ang kaluluwa ng tao, either langit or lupa, impyerno, I mean. Okay? Gaya ako sa mga tinatanong natin sa lupa. Ayaw rin ang impyerno. Yun ang totoo. Long term, nakatingin ka dun eh. Tapos ganun din, yung mga hindi ka nang hinaya habang lumalago ka, hindi ka nang hinaya sa oras, sa pera, at sa effort. Kasi nakatingin ka nga sa mga bagay na importante, hindi yung ngayon lang. Gusto kong maging masaya ngayon, dadaldal ako para masaya. Ay, hindi ka, so diyan matututo. Pag nakatingin ka long term, mag-aaral ako kahit inaantok ako. Amen? Nakikinig ako, pipilitin ko. Ganun po lahat yan. Every Sunday, na ginawa ng Panginoon at dito kayo, salamat pag nandito kayo, nag-effort kayong tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng iba at hindi na rin nakikita physically. So, yung mga kaluluwa, meron nakikita yan. And yung mga pwede nating marating sa Diyos, yan na nakikita yan, pero tinitingnan natin. Ibig sabihin, doon tayo nakapokus. O hindi sa mga bagay na nakikita, okay, yung ating ano, nalilita na rin ako dito, pero okay lang, magkat wala pa tayo. Amen? Amen. Maganda na nga ito kumpara sa iba. Kaya sabi dyan, ang katulad nung bagay na nakikita daw, ito naman another tawag dito is temporal. Kaya nga hindi tayo nakapokus sa mga nakikita kasi temporal. Ibig sabihin, panandalian lang yan. Yan, church, iiwanan mo yung building mo lang. I mean, sakyan, nisira, iiwanan mo na naman. Kaya nga napansin ko ibang matanda na may property. Yung matanda na naisip niya, gawin ko dito. Problema na nila yun ngayon, parang si Solomon din. Yung nakatapos ko na naman ba Solomon, ang ginawa niya, bukod sa temple, yung bahay niya. Yung bahay niya, parang Bill Gates din, compound. Tapos yung pinaka-special dun, yung queen ng ano. Egypt, yung son, daughter of Pharaoh, may sarili bahay yun, eh, mo, ba't ganun? So, ginawa niya lahat yun, mamatay ka din, itingnan mo kaya na kaya mangyari dito, ewan ko. Kaya pag binasa mo Ecclesiastes, ganun, nag-ano siya, nakinayang siya. So, hindi tayo dapat ganun, yung mga temporary, hindi mo yan masyadong, mga cellphone, di ba, hindi mo yan, ay, sayang naman yung cellphone ko, ano ko kaya, ikahon ko kaya, ano, tapos, nagyan ko na kasi baka masira. May sira din yan eh. Hindi naman masira, malaos. So kaya dapat doon tayo nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita kasi ito ay eternal. Hindi yan magwawagas. Yung mga kaluluwa na sharean mo, naligtas, points ka na doon. Rewards na yun sa langit. Amen? So doon tayo ngayon tumingin.
At kaya nabanggit natin yan kasi nga ganun ang Diyos. Para sa Diyos eh, saglit lang yung buhay natin eh. So anong tinitingnan Diyos natin? Kaya sabi nga, puro Bible naman eh. Kasi nga, ilang taong ka lang. Ilang taong ka lang kayo, Diyos? 51. Lang, bilis lang, di ba? 51. Parang bilis lang. Ano ba? Parang kahapon lang, bata ka lang eh. Ganun lang ano yan. So, bit lang yan. Ano wala yung mga bata. Kaya matalino kayo, lagi sinasabi yun yung mga, di ba? Mga tanda. Diba naman, matanda na, asal bata pa. Yun ang saklam naman. Pero ang sasabihin nyo sa iyo, kasi nga, ang bilis ng buhay. So, ngayon, mag-focus tayo doon. And then, focus tayo sa ministry. At paano tayo nilagay ng Diyos doon? So, napakita natin ang mga importanteng bagay, yung mga spiritual, eternal. Sa ministry, gano'n tayo palalapit sa Diyos. Kasi again, pag nag-aralan natin yung iba, sinusubukan tayong neutralize sa mga kulto at yung mga kahit hindi kulto, mga mahina, bag, mga lame churches ang tawag natin, yapang naman. Kasi nga, tinataas natin yung ating standard kasi mataas ang standard ng Diyos. So ngayon, the more na maayos ang paglilingkod mo sa Diyos, the more ka rin niyang napapansin ba? Amen? Matapos ko sa mga generals ni David, inisa-isa yun eh, no? Hindi general ng tawag yun, mga mighty men. So, inulit yun sa 2 Samuel at sa Chronicles. Inulit yun kasi importante yun. Madalas makabasa natin pag summary lang ng ano babasahin mo, nanalo si David, ginawa niya ganun. Pero ang mga talaga nagpapanalo nun, lalo na nung hindi na siya lumalaban, yung mga kanyang mga lingkod. At inisa-isa doon, ganun pala yun. Bakit ito si Joab pinangalanan, yung iba hindi na pinangalanan? Okay, sino yung tatlo? Yung tatlo nga hindi masyadong pinangalanan eh. Sino na nakakabisadong tatlo? Siguro wala. Ako nga, nakalimutan ko na eh. Basta yung pinaka-pinaka mighty men na tatlo, bakit sila pinangalanan? Kasi sila yung gumagawa ng maraming servisyo ba sa hari. So, ganun din tayo ngayon sa Diyos. Kung ikaw yung laging matapat, maayos, madalas, maayos yung paglilingkod mo, eksakto, sa kalooban ng Diyos, hindi ka tulad ng iba na masabi lang na may church, na nag-preach, okay na. So, the more na maayos yung paglilingkod mo, alam ba, nakapansin ka ng Diyos, mas malapit ka sa Kanya. So, yun ang i-desire natin. Basta, hindi ka naman nakikita eh. By that time na andong ka na, makikita mo yun, masaya ka. At hindi mo bibitawan yun. May mga kanadinig ang testimony ganun, na wala sa ministry, iyak yun. Iba, di maintindihan yun. Pero iyakan niya pag nawala ka sa ministry, kahit sa church. Kung medyo nag-ano ka na dyan, nag-invest ka na dyan, bigla may isang pagkakamali lang, nawala ka, may nalis ka ng Panginoon. Napakapangit. Kaya ngayon, tingnan natin ating placing. Nilagay ko lang ito para inabanggit dito, maganda sa Panginoon, kahit kayo naglilingkod, syempre protektado ka na, pero pansinin nyo rin, laging kasama po yung pagsubok. Nasabi po dito, we're troubled in every side, yet not distressed. So kinumpara ko lang, itong condition natin, troubled, perplexed, persecuted, and cast down. Parang talo ka yan, ha? Pero hindi. No? Ang provision naman ng Diyos sa'yo, sa ministry, kahit ikaw ay troubled, sabi dyan, not distressed. Ibig sabihin, hindi naman sobrang wala ka nang magagawa. Na parang, talo na to, wala na, hindi na mabakan ito. Hindi ganun. Or perplexed, minsan, nalilito ka. Ano bang gagawin ko? Ako minsan, iisip ko, bakit ganun? Bakit yung kapasok, hindi na lang magkais sa umayos na doktrina, and then, tulungan. Iisip ko minsan yun, pero, nakalito din minsan. Pero not in despair. May pag-asa yan. Kaya ang ginagawa natin ngayon, aralan natin tama, ituro natin, focus tayo sa mga bata. Kasi yung matanda, minsan ayaw na eh. Feeling nila, tapos na sila doon. Hindi na sila mag-aaral ulit kasi naatag nila. At yun ang napagtagto nila. Problema, yun pala nakuha nila yun sa mga kanilang Sunday, mga commentary. Then minsan, hindi naman lagi, pero talaga napapersecute. Sabi sa Bible, they that live godly shall suffer persecution. Pero not forsaken. Hindi kami iniwanan eh. Ano ating Bible verse, di ba?
I will never leave you nor forsake you. So lalo pa ang context po na lang sa pera. Okay? Hindi ka pagpupulaan nyo ng Diyos. Magtapat ka lang sa Kanya. Cast down, yung parang binalibag sa tindi ng problema mo, pero hindi ka destroyed. Ibig sabihin, makabangon ka pa. Nasabi rin dyan, we do not faint. Okay? So nasabi ko yan, kasi po, ganito po. Pag nabagito ka rin ng mga mighty man ni David, di ba? Kahit sa company, kahit saan pa yan. Pag ikaw close, dun sa bilang leader, ano mangyayari sa'yo? Matulog nga nung kay, ano, nire-rewardan po yung, maalala mo si Jowa. Kaya naging pinaka-general siya kahit di siya sa mighty man na tatlo. Kasi nag-ano yung si Dave, sabi niya, okay, mahirap to ha, yung Jerusalem, di ba? Kasi sino makakapture nito? Siya yung pinaka-pinaka sa inyo. Hindi na nag-ano si Job. Sige, ako na. Nagawa naman yun. Dinilikado niya yung buhay niya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya nagawa niya. Ganun po yan. Pag tayo close ngayon, pag close ka na sa Diyos, sa palagi niya, sinong mayaman? Kahit sa mga company, pag yung mga matas ang pulisyon sila yun, malaki. Ganun din sa church. Sa church, iba naman. Spiritual. Amen? And then, sa yun niya, katulad nung si... Nabanggit din yun sa kwento ni Jehovah, yaman din ni Jehovah. So, ganun po yan. So, gusto natin maging close sa Panginoon. Ngayon, ganun tayo. Paano tayo magiging close sa Diyos? Okay, bago tayo sa pinaka-message. Meron lang akong 4 points dito. Una, dito lang tayo sa chapter natin, hindi lalabas. So, maganda yung sinabi mo, Pastor, ha? Gusto ko na yan. So, maging close sa Diyos, spiritual especially, naintindihan ko yung gusto niya, gagawin ko yun, sasamahan niya ako, at makakaasa akong protektado kahit pinabagkit natin kanina na ganun pala sa ministry. So, paano natin gagawin yun? Number one, may sinabi dito, isa daw sa ginawa ni Paul and sa mga kasama niya, sabi niya, we have renounced the hidden things of dishonesty. Sa Tagalog po ng renounce, ano ba yung sabihin ng renounce? Parang inano mo, tinakwil mo. Tinakwil ang ulit dito, hindi pinasulat eh. Pag sinabing renounce, madalas sinasabi yan po sa mga pagtakwil ng religion nila eh. Kung nga, dati mong pinapaniwalaan, ngayon ay renounce it. Yan, sabi, give up. Okay? Yan, pag yung mga ano daw, mga nasa power, parang sino mga alam yung nag-resign. Bihira yan eh. Pero last, ano lang, ilang, this year lang, maraming dalawa yung nag-resign. So, you okay, no? So, minsan ganun, ayaw ko na! Iba naman, pag pinersecute, naiiwala kay Kristo, papatay ka namin. Ah, hindi na, hindi na. Yung mga nagpapaano daw sa Israel, mayaman ang Israel eh. Ngayon, ha? Pero gusto mong maging citizen ng Israel, i-renounce mo yung kahit anong Christianity na mayroon ka. Ganun yun. Gagawin mo ba yun? Iwan ko sa'yo. Dapat hindi. Anyway, pero itong ni-renounce ni na Paul and company, para I believe sila yung maging close sa Panginoon, na tayo din, dapat, ni-renounce nila yung hidden things of dishonesty. So ano yung sabihin ng dishonesty? Alam nyo naman, hindi yung mahirap yung sabihin yung kasinungalingan. Okay? Kaya tayo dito, alam nyo kahit sa ministry, minsan may mga bahay talaga ng ano eh. Sabi nila sa politika daw, talagang hindi ka pwede hindi mababahiran. Totoo po yun. Eh sa ministry siguro, walang ano dyan. Hindi rin. Kaya nga naging sa church natin, ang naging kalakala natin dito, ako, wala na masyado nag-ano sa akin. Kaya napansin ko sa iba is, yung mga pagkaibigan ba? Pagkaibigan ka na doon, yun na nga, scratch their back, I'm scratch yours. Mabatihan kayo, huwag natin pag-usapan yung mga bagay na hindi natin nag-agree. Okay, agree naman ako doon kung hindi kailangan. Kaya paano kailangan? So pag may nakita tao si Paul, alam niyo naman si Paul, even si Peter nga ay sinita niya. Alam niyo ang kwento na yun? Binanggit niya ang dinagamit sa Galatians, sa introduction doon, 1 or 2. Kasi nga, si even si Peter, may pagkakasala siya, medyo matindi, public. At lahat sila nag-aaral kung paano lumapit sa Diyos, ito si Peter, medyo may compromise. Nanatili sa kanya bilang mga Hudyo kasi, mataas po ang tingin nila sa sarili nila. Kaya nung napansin ni Paul, eh, kung hila ko, kaya nga, ano ang tinuturo natin dito? Pag ikaw nakikisama ka sa mga Gentiles, tapos pag andyan na yung mga Hudyo, i-please mo yung mga Hudyo, tapos
parang hindi tayo mga hente na ganun sa pag-alit si Paul eh. Talagang hinarap niya, nilibyok niya si Peter publicly. So kaya ang matapang ko si Paul eh. Kaya ito pwede niya sabihin to ngayon sa atin. May problema sa iba ngayon, ako pastoran, ayaw nilang sasagiin pag sinabi ng kaibigan ko to, Calvinist yan, huwag mong babanatin ng Calvinist. Saka na lang. Kailan pa? Yung tanong, kaya nga nagko-conference eh. Yung mga yun, pag umano ka sa conference kayo, siguro kaya hindi ako na ano dyan eh. May invita dyan eh. Kasi may nabanggit na sila sa akin dating gano'n, na nag-uusap-usap yan, gano'n ba yan? Gano'n talaga ako, ano ngayon? Bakit dyan din pag-usapan? Pero pag ni-renounce mo yan, ibig sabihin, hindi mo lang siya iiwasan at hindi gagawin. Ibig sabihin, talagang ayaw mo dyan! Pag may nakita ka dyan, alam mo, masama yung mga kasama, hindi lang para sa iyo, para sa iba din. Kaya nakita natin yung ginawa ni Paul kay Peter, at yung isa pa, naalala ko yung si, ano naman, si Moses. Naghahanap siya ng ibang leader. Ano sinabi sa kanya ng Diyos? Hindi lang basta hindi sakim sa pera, sabi niya, dapat galit siya doon sa kasakiman. So, ganun din sa atin. Hindi na tayo, ayoko sa mga bakla, pero hindi ko sila papakailangan. Amen? Amen. Hindi lang ganun, kulang yun. Kung gusto mo maging malapit sa Diyos, dapat tanggi mo yan, i-renounce mo yan, i-give up mo yan, at syempre kakalabanin mo yan. Hindi naman pwedeng, sabi nga nila, para malaman mo kung sinong in control sa iyo, sinong boss, alam mo paano. Kahit sa bansa, ang rule lang niya, simple rule diyan, kung sino yung hindi mo pwedeng i-criticize, 'yun ang boss. Intindihan niyo ba 'yon? Kasi hindi mo pwedeng sabihin, hey, nakita mo mali 'yun ah. Eh, diyan mo na ang boss. Nangyayari po sa panahon natin ngayon, yung mga Hudyo po, ganyan, minsan sa maraming churches, hindi yung pwede silang criticize. Kayaan mo na, dati sila mga temple of God yan eh. Wow, special. Ano yun, wow. Ngayon mga bakla, ganun din. Minsan, sinusubukan nila. Kaya nila. Pero sa atin, banat! Ang banat, amen? Ganun ginawa ni Paul, we have renounced that. At especially sabi to, hidden things of dishonesty. Okay, yung dishonesty, okay na yun eh. Negative na yun, amen? Pero minsan tinatago pa. Kaya ayaw na ayaw mo talaga ito kahit minsan di nababanggit. Talagang malayo ka doon. Yun ang gusto ko sabihin. Gusto mong maging totoong malapit sa Diyos. Hindi pwedeng hindi. At mga another terms na sa dishonesty is craftiness. Hindi po masamang maging magaling. At wala dito, magaling yung magagawa. Craft to eh. Pero tinutukoy na craftiness dito, yung sobrang galing mo na. Kunti mo yung mga bagay na di mo dapat pakialaman, katulad ng mga nabanggit ko ata noong Thursday yan, yung mga, mismo mga salita, mga, hindi pala, nag-usap na kami ng DM. Ito mga Calvinists, may mga salita silang term eh. Binabago nila yung term. At yung mga kalaban ng Diyos, binapalitan nila yung word na repent. Napaka-importante niya, tapos binago nila yung meaning. So, malilito ngayon yung mga tao na matuturuan nila. So, huwag kayong maging ganong agaling. Yung iba kayo naisip ko na naman, yung mga globalists. Kala mo, napaka-titinong tao. Sila, gusto nila magsabi at magdikta sa buong mundo anong gagawin natin sa ating pera, sa ating resources, ganyan. Pinapakilang pa nila yun. As if, may karapatan sila. So, yung sinasabi ko dito, kung gusto nyo maging malapit sa Diyos, huwag kayong dishonest at kagalitan nyo yun. Huwag kayong maging yung tao ng dalasanin sa atin yung manipulative. Okay, narinig ko na yan. Kahit mga kabataan, alam nyo na yan eh. Kung gawin natin itong may gusto akong gawin, niya, paano ko gagawin siyang gawin yung gusto ko? Nangyayari ang mga bata, naalala ko kahit ng panahon namin. Pagalingan. Kaso negative. Okay? Itong malalala, nor handling the word of God deceitfully. So, ang hawak, Bible. Kaso, iba yung pagkakaunawa, iba yung... Dito ka nalang ano? Aman. Iba yung pagkaka... Okay, katulad nga yung press to press sa akin yung Albinis kasi ganyan nakausap ko na naman. And syempre, mga bata yung iba doon, so may pag-asa pa yan, iniisip ko. Okay?
nakakausap natin. Yung mga definition nila ng ibang salita sa Bible, iba eh. So, sino nagkamali doon? Yung mga nagturo sa kanila. Pag sinabing ganyan, ganito ibig sabihin yan. Ngayon, ang mga salita po, hindi naman sa positive may mabago yan. Kung magbago man, at least makukuha pa rin sa context, tama pa rin. Okay? So, ginagawa po ng mga false teacher, alam nila na may kapangyarihan talaga, kapag mag-teacher ka, pastor ka, medyo may, ano kay, automatic ka na influence sa ibang tao. Yun talaga yun, di pwede din na yun. So, pero wag mo i-desire pa sarili mo, pang sarili lang. Kaya sabi dito, dahil lalayo at lalayo ka sa Diyos niyan, yan ang na-observe ko sa iba na pinokorek mo, alam nilang mali na rin sila. Pero pag pinanindigan mo yun sa palagi mo, lalapit sa Diyos, yun lalayo. Kasi ganun po kahit sa history, kahit sa naalala nyo si Saul, di ba, maayos siya noon eh. Nung nainggit siya kay David, siguro hindi niya makalimutan dati ako yung bida eh. Eh, ba't ngayon may bata dito na umuusbong na ngayon para siya na yung bida? Hindi niya na-take yun, hindi niya alam, mamatay din siya. Salim mamatuwa siya na mag-continue yung kingdom of Israel at gusto niyang patayin. Dahil lang sa English, minsan nangyayari sa ministry. Sa halip na makita na, oo nga, parang tama siya eh. Anong gagawin mo? Boldjackin mo, alam yung boldjack? Napaka-immature, no? So kaya, lalayo ka sa Diyos pag gano'n. Yung nakita ko doon. Yung ministry nila, nahiging parang CCF na. Kaya huwag gano'n. Amen? Kung sinuwanin sa Diyos, renounce the hidden things of dishonesty, tsaka yung mga panluloko, yung manipulation, at lalong-lalong na yung salita na Diyos, huwag mo nang pakialaman. Kung ano sinabi dyan, yun na yun. I-preach mo lang. Huwag mong bigyan ng ibang meaning para pagbura ka. Nabanggit ko na sa inyo yung si Abante na naman, ha? Napangalanan natin kasi talagang alam mo, galing eh. May sarili siyang doktrina, siya lang naka-invento. Kahit sino tanongin ko, yun talaga. Siya daw naka-discovery nun. Tingin ako kung talagang God nitong taon to, baka maniwala ako, kaso hindi. Amen? So huwag ganun. Kayo, may preacher kayo. Ewan ko. Darating sa inyo yan. Ang tanong, magtatapat ba kayo sa Diyos? Hindi kayo makapalapit sa Diyos. Kahit pa ilang taong mga kaibigan nyo, inupuri na kayo, dumadami ang member nyo na hindi naman legit. Ibig sabihin, dumami dahil sa ibang pamamaraan. Huwag nawa kayong maging ganun. Amen? Dahil hindi kayo malapit sa Diyos at that point. Kala nyo lang yun. Hindi parang may ng member yan. Catholic ba tayong member eh? Mga kulto. So, tandaan nyo lang yun. Ang kabaliktaran of course noon is manifestation of the truth. Pakita mo yung katotohanan. Ito may preaching tayo dito eh. Commending ourselves to every man's conscience. Mabilis lang. Ibig sabihin, sa halip na paano papakita ng totoo ka sa ibang tao? Pausapin yung konsensya nila. Hindi mga dito, mga catchy phrase. Yan ang gamit ng ibang ngayon eh. Ganda pakinggan na siguro magaling to. No? Pausapin yung konsensya ng mga tao. At paano mo gagawin yun? Nag-aralan nyo rin. Medyo dinedemonstrate na natin dito yung pero sana makuha nyo. Okay, number one, how do we get close to God? Renounce the hidden things of dishonesty, craftiness, and deception. Number two, paano pa? May binanggit din dito, sabi dito, sabi ko na nga, commend ourselves to every man's conscience. Okay, sabi niya, in the sight of God, ganito po yan. Lahat ng gagawin natin dapat, para ipapag sinabing commend, na mag-aralan natin dati, ibig sabihin niya, binibida. Okay, sabi lang sa Romans 5, eh, pinakita. Tama naman yun, pero pag inag-aralan mo talaga, hindi na basta pinakita, ibinida. Talagang yun ang pinapakita natin ng gusto. So kaya, paano natin tayo maging close sa Diyos? Alam niyo, pag binida mo yung katotohanan, ganun po yun, again, nabanggit natin kanina, mapaaway mo yung mga, ito yung mga kulto, tsaka yung mga medyo nahuhuli na. Nahuhuli na, ayaw pa nilang aminin, nahuhuli na sila. Mahuhuli yun at makakaaway mo yun. Ganun ang gagawin mo. Pakita mo lang kung yung totoo. Aralin mo. Yun ang mahirap dyan eh, yung aaralin. Tapos sabihin ka pa, di ka nag-aral eh. Di mo alam sinabi ni Spurgeon. Sino ba si Spurgeon? At yung may nagano pa sa akin. Alam ba sinabi sa Baptist Confession of 69? Hindi ko alam. So what? May magandang bagay doon pero maraming heresy doon. So, gusto mo maging close sa Diyos ka maging close sa sa inyong salita. Okay?
Which is in the sight of God, ibig sabihin, pakita mo sa Diyos. Ibig sabihin, public yan. Hindi yung, kunwari, gusto natin maging mataas. Sabihin, kunwari. Kaso, hindi siya karapat-dapat. At pag-usapan natin, ito gagawin natin, ha. Ang tawag sa natin, bro, i-dress up na rin ang tawag, bro. I-go-groom, i-go-groom, yan ang tawag dyan, eh. Alam mo yun? Medyo, medyo anong term. Pero sabihin, parang ginawa rin ni, minsan di masama yun, ginawa ni David yung kay Solomon, di ba? Ginugroom siya kasi siya yung next na hari. So, di masama yun, malapad dapat. Pero ibang ginagawa, minamanipulate, gano'n. Kung alam niyo paano nagkakaroon ng Pope, ba, secret yun. Hindi ko alam, anong demonyo, pa demonyo yung ginagawa nyo doon, pero, wala, secret yun. Basta siya na yung Pope, automatically, siya na yun. Hindi ganun tayo. Gusto natin, kung sinong magiging ano man niya, importanteng bagay, aral man niya, no, tao na i-comment natin, according yan sa salita ng Diyos, katotohanan ng Diyos, sabi doon, kita ng Diyos. Kasi hindi mo itatanggi. At makaka-appreciate na lang dyan yung mga likod din ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, tama, ito nga yung dapat natin gawin or dapat natin, for example, si Dan mag-lead sa atin. Amen? Diyan tayo mag-close. Una, number one, renounce yung mga bagay na mali. Commend yung tama, yung matutuhanan. Pangatlo po, sa verse 3, sabi dyan, but if our gospel be, kasi sabi ko kanina, sa soul winning eh. Na okay na yun, kumakanta ka dito, basta kumakanta ako dito eh. Kita nyo naman. Na? Spiritual ako. Hello. Pero pag hindi ka soul winner, hello. Amen. Kaya sabi dito, number 3, gusto mo may close sa Diyos? Dapat maalaman mo na yung mga taong baginan kanina, yung mga contrary, malaban, or minsan din makalaban, pero minsan pagkaunal kasi, naiiwan na sila, kailangan maintindihan mo yun. Ang maganda example, sa ano na lang, sa academics, or sa science, ganyan. Pag gusto mong malaman talaga yung katotohanan, kailangan mo rin malaman, ito yung mga mali dati. I-point out mo yun, hindi pwedeng maprotektahan yun dahil Einstein, ano na yan, pangalan na yan. Pag may mali si Einstein, sabihin mo. Okay? So, talaga may mali si Einstein. Meron po, nakakatunayan na ngayon. Okay? So, kaya number 3, sabi ko lang, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So, mayroon pala mga taong lost. Kaya huwag kayong papayag na sabihin lahat naman tayo ginawa ng Diyos, lahat tayo pareho. Huwag mo sabihin ikaw malapit sa Diyos, ako hindi. Eh yun nga totoo, may ibang tao sobrang layo sa Diyos, ang tao dito lost. Yung iba nga unsaved, yung iba naman mas matindi pa mga reprobate. Dapat maintindihan mo yun. Hindi ka lalapit sa Diyos kung palagi mo pare-pareho lang yung scale na yan. Okay ako dito. And dito pala yung malapit sa Diyos. Ito yung mas malapit pa sa Diyos. Hindi nyo ba? Kaya gusto ko sabihin dito, iba nire-reject yung gospel, huwag tayo dun. Huwag natin, huwag tayo lalapit sa mga taong yon para malapit tayo sa Diyos. Okay? Yung mga, ito sa verse 4, sabi dito, in whom? Bakit sila nalos? Kasi may kalaban pala tayo. Ang gusto ng Diablo, bukod sa hindi tayo maligtas, yung mga ligtas na ilayo tayo sa Diyos. So, anong gagawin mo? Dapat alam mo na gusto ka niyang ilayo doon at siya naman ay, yun nga, huwag ka tumingin sa mga unsaved na, at saka tinatawag ito, mga bulag. Kailan lang may kumakaw sa akin, bulag eh. Ha? Sabi ko lang, saan? Malamang di nasasagot yun. Kasi minsan iba, ginagawa lang yung mga pambato eh. Bulag ka, saan? Sige nga. Dinasagot yun kasi wala naman ano eh. Wala naman dinemonstrate na bulag ako, di ba itindihin yun. Anyway, sabi dyan, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, ang gusto ng Panginoon, maintindihan natin yung gospel, maligtas sila, yung mga tao, may kalaban ng Diyos, nilalayo ngayon tayo. Yung mga unsaved, lalong pahirap na pahirap masave yung iba ngayon. The more na makamundo yan, the more na active yan sa mga kamunduhan, ang hirap niyang i-win. At kahit naligtas na naman, dito naman tayo sa mga ligtas na pakamnal lang pakamnal yan, nilalayo yan sa Diyos. So, yun po yun. Kaya, kung marunong kayo magligtas sa anak ko, hindi ako marunong eh, sa nag-swimming, nahirap yan eh. Pwede ka marunong, ikaw din, patay ka din. So, sino yung mas madaling iligtas? Yung bagaan? O yung tumutulong? O yung nagpapatihot? Sige, gusto ko na matay.
ligtas mo ako. Mas mahirap, di ba? So, mga Kristiyanong ganon, di na umaattend, or sinasabi na dito itong maganda, itong gawin, yun pa yung babalik na rin. Huwag niyong gawin yan, yung pangga, ang hirap ilapit sa Diyos nun. Amen? So, usal, kailangan lang malaman natin, acknowledge the existence of the contrary. Sabi, may kalaban tayo. Tandaan mo yun. May kalaban din yung mga inaakay natin. Kailangan paghandaan natin at labanan. So, last. So, paano tayo lalapit sa Diyos? I-renounce yung mga dishonesty, craftiness. Pangalawa, ibida natin ang mga bagay na especially katotohanan. Okay? Yung kindness and confidence, sabi dito, especially sabi dito katotohanan. Commending, by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience. So gusto natin mailapit yung ibang tao sa Diyos, ganun din naman tayo. Habang ginagawa natin yun, tayo lumalapit sa Diyos. So madalas talaga sa doctrine yan. Pag lumalayo ka sa doctrine, ang hirap mong sabihin ngayon na malapit ka sa Diyos. Amen? Amen. Last, sabi po din sa verse 5, last sa points to, pero hindi pa last. Sabi dyan, for we preach not ourselves. Again, binedefensahan yun ni Paul kasi yung sarili niya dito. Kasi marami siyang kalaban. So, pero kaya matututo tayo doon. Anong ginagawa ni Paul? Kung ginagawa mo niya ng kalooban ng Diyos, tapos ang dami pa lumalaban siya, ganito gawin mo lang. For we, sabi niya, we preach not ourselves. Ano sabihin ng preach not ourselves? Ano ba may pinipreach ko yung sarili ko? Ano yung sabihin nun? Ha? Ano po? Binibida, tinataas. Alam niyo yung iba, ganyan. Diyan nakafocus yan. Mag-preach siya, tapos mamaya magpapwento na. Yung kwento sa praise the Lord, tsaka to God be the glory, ang ganda naman yun. Kaso, yung kwento niya siya yung nabibida. Dahil gintong ginawa ko, dahil gintong ginawa ko, at ganito ako, therefore, ngayon kung naka-align ka sa okay din yun, pero ingatan mo yun. Kasi yung sinasabi nito, you preach yourself. Sino may preach mo? Para ikaw yung mapansin sa ministry, para ikaw yung supportahan, ganun yun eh. So, pinipis yung sarili mo at hindi sila. Kasi ganun nga mga batis, independent tayo ngayon. Sino, kunwari, ako meron akong resources, sino yung supporta ko sa'yo? Dami nyo eh. Kaya iba, ibibida yung sarili niya para siya yung makita, therefore siya yung mga kuha ng support o ganyan, okay? So, sa mga babaw na sense, yung mga bata, pansin. Okay, tumutugtog na kayo dito, okay na eh, nagliligod na kayo sa Diyos. Hindi sapat yan, dapat ako yung makita. Ano nga kayo, sosobrahan mo. Okay? So, paano sosobrahan yun? Kayo na mag-isip, gamit yung imagination. Hindi na, pag nagliligod kayo sa Diyos, okay na yan. Kung gusto mo ang Diyos na makapansin sa'yo, binagyan natin kanina, ganito gawin mo. Hindi panglabas, paglingkod ka na tapat sa Kanya, pansin na pansin ka na kahit iba hindi ka nakapansin. Amen? Amen. Kaya ang sabi dito, point number 4 natin, paano ka magiging malapit sa Diyos? Sabi dito, preach Christ. So sabi dito, focus on the Lord Jesus. Mag-focus ka dun. Minsan, madalas, pag sa Diyos ka naglilingkod, minsan di ka makapansin eh, kasi ibang ang mapansin, kamag-anak, ano man dahilan dapat sila nakapansin, eh ikaw hindi, ano nga gawin mo? Hindi ka naman masyadong magaling. Kaya gusto mo maglingkod sa Diyos. So, paano yun? So, tuloy ka lang sa pag-focus sa Panginoon. Kaya sabi ko, in ourselves, a servant of Jesus' sake. So, pinipis nila sa sarili nila, pero bilang mga lingkod, yun ang gusto nila makita. Nakikita ko itong taong to, kaya lang naman siya na ginagawa yan, hindi para sa pansarili. Ang Panginoon gusto niya mataas, siya, lingkod lang. So again, kasama pa rin tayo doon. Pag lingkod ka, nabagin doon yung mga General David, sikat din yung mga yun eh. You know, may ano yun eh, position yun eh. Pero lingkod ka lang ng Diyos. Huwag mong taasan pa. At isa sa mga basis natin, para malaman natin na hindi nagmamalaki yan, paano? Eh, parang masabi, pastor eh, sinabi niya nga, naglilingkod daw siya eh. Madalas, again, balik tayo sa doktrina. Pag ito yung sinabi ng Bible, dinadagdagan, binabawasan niya para sa'yo mapansin, lumalayo na yan. At kaya, pag talagang mali ka, sabihin mo, ano yung mali ko, ikaw correct ko. Ganun tayo dapat. Amen? Amen. So, yun, so mag-focus ka sa Panginoon, ikaw, tagapaglingkod ka niya, panalo ka. Yun na yun. Sabi ko na pala lahat yun. Madalas kasi nabanggit naman ito, in a way, alam na natin. Kaya nagbibigay lang ako ng ibang illustration para makarelate tayo.
So paano mo focus ang Panginoon? Siya yung unahin mo. Sa church pala, sa design pala ng church, nagkakaalaman na yun sino yung focus. Mari, yung, alam nyo na, yung pera nyo, ginastos nyo sa isang bagay, napakamahal na wala namang kinalaman sa gospel, for example. Okay? So dapat pinipili natin exactly how. So sa church po natin gano'n, ang ginagawa sa madalas, yung soul winning. Okay? Yung tayo nakafocus, yung tayo gumagas ng gusto. Pero dito, minimaintain natin, pero isan yung masakit na sa bulsa, yung ano eh, para lang ma-preach yung gospel. Hindi makapasinuhay ng iba yan. At ganun tayo dapat. Kasi nga, ang focus natin, yung gusto ng Panginoong Jesus. At ano ba gusto niya? At tingnan mo pa ang Bible, paulit-ulit, maligtas muna ibang tao. Later na yung pagpapurihan siya. So dapat una maligtas siya kasi hindi naman niya nakapagpuri, nakapaglikod sa Diyos. Kung hindi yan, mga anak ng Diyos. Amen? So tapos na tayo. Ngayon, may extra point ako. Nabanggit po dito. Ano pa rin tayo sa closeness to God? Paano tayo magiging close? At gaano ka close? Sino ang gusto maging close sa Panginoon? Magbasa kayo ng Bible nyo, ha? Ngayon, iba-iba tayo ng level, eh. So, salamat yung mga gusto. Amen. Amen. Pero gusto kong focus ngayon, gaano tayo kalapit? Close ka ba sa Diyos? Eh, sinasabi po dito, sabi dito, bakit kailangan tayo maglingkod sa Diyos, sabi dyan? So, tayo, kailangan i-preach yung gospel. Sabi ito, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Pag-usapan natin yung face, sino dito naka-face mask? Wala na, wala akong matang, meron pa rin. Alam nyo ba yung face nyo? Gusto nyo ba hindi nakikita yan? Iba ganun, yung mga ninja, di ba? Bakit sila, ayaw nila makita yung mukha nila. Una, protection nila. Paano yung makilala, mga assassin, mga mamatay tao yan. So, kung napatay ko yung target ko, hindi nila nakita yung aking mukha, bukas gala, nakamalingki pa ako dyan, di ba? Wala, kasi hindi ako nakita, hindi ako nakilala. So, yung mukha is napaka-personal yan, okay? Ano ang mukha personal? Basta may kamukha, eh. Hindi pa rin, may pagkakaiba pa rin yan. So gusto natin, nakikita natin yan. Sinong gusto din maging asawa nyo, kachat nyo lang. Hindi mo na meet. Iba, ganun eh. Naku, tapos ka dyan. Sinugan mo yung gusto mo, at least makita mo, ma-date mo man lang, yung maayos na date ha. Makilala mo, especially sa church, kilala din ang ibang tao, kilala din ang magulang mo, yun the best. Amen? Amen. Magulang, kaya yung people, yan ang mukha. Madalas po sa Bible, paulit-ulit yan, ano na i-represent ang mukha? Pag sinabi yun, naglalala ko na sa David na naman, ganit siya kay Absalom, di ba? Nagkudita, pinalayas, eh pinatawad niya na. Sorry, di pa pala nagkudita, ano gano'n lang, may pinatay si Amma. Pinatay ang kapatid niya, syempre, galit ang ali sa kanya. Pinali siya, lumayas ka, iyaya siya. Eh, ewan ko naman, medyo close kay Joe, ha? So, pinabalik. Pero sabi nung Harris, galit pa siya eh. I mean, he will not see my face. Ano yung sabihin nung, kahit andyan ka, pero hindi kita imi-meet. I mean, kahit kayo, pag galit kayo sa isang tao, hindi nyo hinaharap, di ba? O tinatakasan nyo for whatever reason. Okay nyo si ano? Di ba? Ayun po yung picture ng closeness, pag ikaw hinarap niyan. Kaya itong mga to, hindi ko alam minsan, pag para tayo nakabastos, di ba, pag ayaw tayong harapin, kahapon, ganun na naman. Nasa utak na itong mga to. Ang galang ko, maayos ako. Salita ng Diyos ang dala ko. Eh, iba-iba ng kabastusan ng level. Sabi ni isa. Sino, nag-iisip din. Hindi na kami sinagot. Parang pakita mo sa akin yung mukha mo. Ganyan, paulit-ulit yan. Kaya nabagin natin kanina si Moses, kung pala kay Miriam yan, kay Aaron, di ba? Sabi nyo, I speak with Moses face to face. So iba, siguro, pinaparating lang sa kanila, kay Miriam, o ito ang sabi ng Diyos, nabatid sa kanila, alaman na tindihan nila. Pero pag face to face, close yun. So ngayon, balik tayo sa ating verse. Sabi dyan, ulitin ko lang ha, ang nangyari, ang Diyos daw, pinomand yung light to shine out of darkness. So pwede mo sabihin yung light na yan, inakanta natin yan, di ba, send the light, pwedeng gospel yan, pwedeng si Jesus mismo. Sabi sa, he's the light that lighteth every man that come into the world. Sabi ng Panginoon eh. So kinumad yan ng Diyos, para sa inyong light,
Parang maligtas sila. Pero sabi dyan, not shine in our hearts. So, sabihin ito, yung gospel, kaya mo ngayon gusto, nabanggit na soul winning kanina, hindi ka pwedeng pilitin, kasi kung di mo naintindihan yan, hindi yan maging automatic sa'yo. Pag sinabi po yung mga pag-iyong pang-puso, pag yung soul winning ako, lagi yung sa Romans 10:9. Ang sabi po sa'yo doon is, if thou shalt believe in thine heart, hindi lang basta believe, sa verse na yung particular, sinabi in thine heart, hindi lang sa iyong muso. Oh, naniniwala ako, naniniwala. Hindi seryoso. So, ingat tayo doon, okay? Ngayon naman, dito naman, bago ka magbigay ng light na yan, sa ibang tao, dapat nag-shine muna sa iyong heart, okay, na-illuminate ka, naintindihan mo, na-inspire ka, na-encourage ka, mag-isolvin natin. Sabi dyan, to give the light of the knowledge of the glory of God. Ang dami nga niyo, no? Una light, then knowledge, and then glory, lahat na. So, doon na sa glory, so yung glory, of course, kasama dyan na totoong Diyos, mga pangyarihan siya, tagapagligtas siya, namatay siya, pero nabuhay siya magmuli. Kaya din ganun. Kaya confident tayo dapat pag tayo yung soul winner. Hindi ka talunan dyan. Pwede mong harapin kahit sino yan. Ang Panginoon, namatay, pero nabuhay magmuli. Ginawa ba yun ni Muhammad, ni kung sino man, wala na gumawa niya. So, glory nasa kanya. Kaya dapat intindihin mo rin. Okay? Pag alam mo namatay ang Panginoon, nabuhay magmuli, hindi mo alam kung para sa inyo, hindi mo masagot yung mga basic question like, ba't kailangan matay? Ewan ko ba? So, kailangan inaaral po yan. Para pag pinaset natin sa ibang tao, alam na alam natin, eh, lalong mas malakas yung dating at binalik agad yung light. Ibig sabihin, parang light nga, na, alam nyo yung light, sabi sa Bible, yung light ay may make manifest. Whatever is light, nagma-make manifest. Ibig sabihin, parang kung madilim dito kanina, nagkaroon ng ilaw, nakita ko meron palang yung kailangan iwasan. Okay? So, ulitin natin. Pero sabi dyan, saan nangyari yun? Saan ang lahat nangyari na yung glory ng Panginoon na kailangan nating aralin at parang isang ilaw na mag-shine sa mga puso ng ibang tao noonan sa atin and then sa ibang tao. Saan nangyari yun? Ano yung manifestation? Ano yung parang picture nun? Ng talagang ilaw na yan? Nasabi natin kanina si Jesus yun. Kaya bilang basta sa Panginoong Jesus, sabi niya sa kanyang mukha. Eh, pastor, hindi ka na nakita yung mukha ng Panginoon. Kaya dapat renowing nila eh. Pinitsuran nila, binidyo nila. Ba't di nilang ginawa ng ganun? Dapat ngayon dumating si Jesus, 2022, meron tayong video. Ba't di nilang ginawa ng ganun, no? I believe sinadya ng Diyos yun. Para mag-focus tayo sa kanyang salita eh. Sabi mga pastor, face it. Kaya na din-describe natin yung ibig sabihin ng personal at malapit ka talaga sa kanya. Okay? So, wrap up na natin. Nasabayin ako ito. Okay. Gusto mo maging close sa Panginoon, hanapin mo yung kanyang mukha. Very paulit-ulit din yung binabanggit sa Bible. Hindi ko lang na-search. Seek His face. Seek His face. Paulit-ulit yan. Amen? Amen? Ganun dapat, hindi lang I seek His. Ano ba? Blessing. Okay naman yung blessing. Pero close ka naman ba sa Diyos? Pag close ka, yung blessing automatic. Okay, hindi ganun automatic, pero still, maasahan mo yan. At kung hindi man dumating yan ngayon sa lupa, sigurado sa langit yan. Hanapin mo lang yung mukha ng Diyos, kung saan siya nag-please, ano yung gusto niya. Diba? Tsaka isa pa sa mukha, natulog kayo ngayon, nakikita yung mukha ko, nakikita yung mukha nyo. Alam nyo ba, titingnan ko lang yung mukha nyo, alam ko na iniisip nyo. Parang hindi lahat, pero... Alam mo, yung gutom na, naboboring na, iba yung masaya eh. Iba yung natututo. Gano'n eh. Yung basic lang dyan, again, smile at saka frown. Gano'n lang yung sabihin nun. So, seek the face of the Lord. Siyempre, ayaw mong makikita siya nakasimangot sa'yo. Yun na yung kasama yun. So, siyempre, I'm seeking His face. Inaalam ko yung gusto niya malaa, gusto niya ang kalooban niya, gusto niya gawin ko. And then, gusto kong makita pag humarap ako sa kanya, humarap siya sa akin, siya ay positive, nakangiti. Yun po yun. Amen? Amen. Itin natin ha, for God, commanded the light to shine out of darkness and shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, anong kailangan gawin natin? Take bold steps to be closer to God. Amen? Amen.
Yung iba, nakapat na natuwa ba kayong pag yung ibang tao, kunwari, dito, kahit sa church? Yung iba, nakita mo, kunwari, ay, close kay pastor. Naingit ka ba? Maganda ba yung close ka sa pastor mo? Okay lang pa na hindi. Huwag ka man sobrang close, minsan hindi kailangan. Pero, ngayon po yan ha, ako ay gusto ko rin may close lahat, hindi ko kaya. At hindi ko kailangan. Mas maganda, okay yon. Pero pag dumami na tayo, huwag mong asahan na gano'n na close tayo lahat. Pero at least, close ka doon sa gusto kong maging close mo rin. Sa Panginoon muna, sa gawain ng Panginoon, okay na yun. Ako po, though hindi rin ako naging gano'n mga close kayo pasto kasi nga, dati kasi malayo mo na. So, kinoconsider ko rin. Doon lumapit din kami kasi doon. Lumapit kami sa church talaga para hindi na mahirapan ng church. Okay? Yun ang suggestion kay kids sana eh. Mahali. Hindi kami mahanda kasi definitely yung distance is may ano yan. Ano ka na siguro. Sana. No? Consider mo. So yun. Gusto kong sabihin kung paano ka maging close sa Diyos. Pastor, pagbasa ako ng basa ng Bible, mawawalan ako ng time kasi magdo-doktor ako, kung ano man yan, doktor sa kung saan, mawawalan ng time. Pwede ko ba maging gusto mong close? Close sa boss ko, pastor. Eh kasi yung boss ko, bakla, for example. O kaya puro pera. Kanya na madalas eh. Ganun yung boss ko, pastor eh. Ikaw na. Kanino mo gusto maging close? Okay? At gusto kong sabihin last, ang mukha, hindi basta-basta rin, ano, nabibiglay mo si pastor. Harangin mo, okay, pupuntahan. Pastor, gusto mo may close sa'yo. In a way, natutuwa ako doon, pero, in a way. So, what, mukha yun eh, huwag yung ano, katulad ng anak ko kasi, yung anak ko, hirap pa magsalita, ginagawa niya, ginagin yung mukha ko, gusto niya pansinin ko siya. Okay lang kasi anak ko yun eh. So kayo, kahit size sa Diyos, pwede mong ipilit sa Diyos yun na yung mukha niya is parang hindi, napagin natin kanina, di ba? Kahit yung anak ni David, nagkasala sa kanya. Pag nagkasala ka sa Diyos, huwag mong mag-assume agad. O, una, magsiisi ka muna. Para ngayon, hanapin mo, hintayin mo na harapin ka naman niya ulit. Pag maganda na yung fellowship niyo, hindi problema na haharapin ka na ng Diyos. Amen? So yun yung gusto ko parating kita na mahirap kasi nga eh. Basta-basta lang sabihin. So, gusto natin maging malapit sa Diyos pero huwag mong ipilit. Tulad ng isang mukha, isik mo yung kanyang face at one sure way na isik mo yung face niya at yung approval niya. Paglingkuran mo siya ng maayos. Amen? Amen. At aralin mo yun, aralin mo yun. Huwag kang okay na yun. Close na ako kay Jesus kasi puro pinopost ko sa Bible, sa Facebook, puro Jesus. Kahit di ko rated yan. O, sa totoo lang, iba nagpo-post sa inyo. Ay, basta Bible yung, sino preacher yun, din yung inilala. Sabihin ko sa inyo, huwag kayo magpo-post kay MacArthur, kay kahit sino Calvinist, kay kahit si Billy Graham, yung po-post dyan, kay Spurgeon. Kay maraming Baptist, gustong-gusto yan. Okay? Eh, sino gusto pastor? Sige, Bible na lang yung gawin mo. Okay na yun. Amen? Amen. Ako walang mintis. Okay? So, do you want to be close to God? Amen. Dali yung mga bago po, itong mga to. Pag nakita akong bago yan, salamat kay Kit. Ano, nakakaano ko ito. Okay, ito. Gusto niya maging close sa Panginoon. Malamang, amen? Amen. Ikaw, nagbabay ka ng ganun malayo para na mag-church. Eh, gusto mo maging close sa Diyos. Amen, itong dalawa naman. Amen? Lenten. Siguro, gusto nito. May naman yung nagkano kami ang pag-usapan. Gusto yung maging close sa Diyos. Amen? Amen. Hindi lang kay sino kasintahan mo. Kaya nabanggit ko naman sa inyo, sinumihan nyo, gano'n kasi yan. Talagang di siya bumitaw eh. Gusto yung maging close sa akin, yan hindi niya binitawan yung pananampalataya. Ako ngayon naging close sa Panginoon. Amen? Amen. Basta tama ha. Yan sabi ko sa inyo. Pag nasobrahan, ako, patay. Okay, that's great. Pero mga salamat po doon sa aming mensahe ngayon. Kahit ito pa yung matagal na prepare, pero ito yung relevant pa rin. Especially Panginoon sa mga
bago, Panginoon, sa mga matagal na rin, nakikita namin, Panginoon, na iba-ibang level pala yan, closeness. Natandog po, Panginoon, closeness, hindi lang basta knowledge, Panginoon. Ano po yung magandang fellowship, Panginoon. Of course, doon yung knowledge, doon yung gusto niyo, Panginoon. Doon rin yung paggalang, Panginoon, sa inyong kalooban, hindi ka lang pilitan, Panginoon, hindi na pwede nang pilitin, hindi pwede kayo magpanggap, Panginoon. So, I pray, na isik namin ang inyong kalooban, kagaya ng nilalarawan dito sa verse nito, Panginoon, 2 Corinthians 4:6, kung saan yun pala yung nangyayari, Panginoon, picture no, ng inyong mukha, Panginoon, na nakamiti sa amin, nalulugod sa amin, Panginoon, hindi napipigati, hindi napipilitan din. Hindi kayo yung tipong basta lang masabi na ano. Na po ng Panginoon, gamitin niyo mga mensahe dito lahat po kasi ng mga bago. Maging pamilya sila sa inyong salita, kaming kalooban. At patuloy pa ang isa. Maraming salamat sa mga nag-ilipod na. Ganun pa rin ang aming goal, Panginoon. Mas malapit every week, every year. Mas close kami, hindi lalayo. Na po, Lord. Kaya po mula natin. In Jesus, can we pray? Okay.